Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 58. Napasulyap si Sabrina kay Kian Hendricks, ngunit siya ay may ganitong walang pakialam na ugali. Tila ganap siyang nakasubsob sa telepono sa kanyang mga kamay. Isang tahimik na ngiti ang bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dalawang taong gustong magkaroon ng anak na babae at apo na kamukha ng alinman sa kanila. Magugulat sila na magiging kamukha niya ang sanggol na babae. Yun ay kung babaeng kakaporma lang. Oo, mommy. Kaka-confirm ko lang na buntis ako ngayon, at alam kong magiging babae ito, confident na sabi ni Sabrina. Oh, Sabrina anak, hindi maitago ni Rosemary ang pagkagulat at kaligayahan. Napahawak siya sa mga kamay ni Sabrina at ngumiti. Pinagmasdan sila ni Kian Hendricks mula sa kanyang split vision, tuwang-tuwa ang dalawang babae at parang celebrity ang trato sa nakababatang babae. Masaya ang kanyang ina na ikakasal sila sa weekend. Tamang-tama raw ang timing na ang kanyang apo ay nakatanim sa sinapupunan ni Sabrina sa tamang panahon. Sinabi niya sa kanya na huwag i-stress ang sarili o gagawa ng anumang bagay na magpapapagod sa kanya. Ang mga tagapaglingkod ay sapat na upang gawin ang lahat ng kailangang gawin. Nakahanda na raw ang damit pang kasal ni Sabrina. Magbibihis siya at pupunta sa bureau para magpakasal, at pagkatapos ay magbibihis ng ibang damit para sa mini reception. Sina Sabrina at Rosemary ay masayang sinusuri ang lahat. Sinabi ni Sabrina na dadaan siya sa aisle ng kanyang kapatid. Sinabi ni Rosemary na hindi niya alam na mayroon siyang kapatid. Noon pa man ay iniisip niyang isa siyang ulila na walang iba maliban sa isang masamang ina at kapatid na babae. Sinabi sa kanya ni Sabrina ang lahat ng nangyari at sinabi ni Rosemary na ang mga tao ay nakakuha ng bato para sa isang puso, at sa makatuwid ay walang mga damdamin tungkol sa kung ano ang mararamdaman ng isang tao bago gumawa ng mga bagay. All the same, binati niya siya. Ang swerte daw niya na pinagtagpo sila ng tadhana. Nang malapit nang umalis ang magkasintahan, sinabi ni Rosemary na dapat maging lubhang maingat si Sabrina at panatilihing ligtas ang kanyang apo sa kapahamakan. Kamusta si Jake? Tanong ni Rosemary na sinulyapan ang panganay na anak. Bukod sa pagtawag, matagal na niyang hindi nakikita si Jake. Sobrang namiss niya ang kanyang anak. Punong-puno siya ng katatawanan. Nang dumating si Sabrina sa buhay ni Kian Hendricks ay natuto siyang ngumiti at makisalamuha sa mga tao ng madali. Mabuti naman siya, nung nakita ko siya. Namiss mo yung anak mo diba? Tanong ni Kian Hendricks sabay lakad palabas at sumulyap sa study room ng kanyang ama. Umiti si Rosemary at tumango. Nakita niya itong nakatingin sa study room ng kanyang ama at sinabing, lumabas na ang iyong ama. Malamang ay dadaan siya sa lugar ng iyong tiyuhin, sagot niya sa tanong na hindi pa niya naitatanong. Tumango si Kian Hendricks at sinabing dapat niyang ipaabot ang kanyang pagbati sa kanyang ama. Tumango si Rosemary at sinabing, salamat Kian Hendricks, na-appreciate niya ito. Nagkibit-balikat si Kian Hendricks at tinanong siya kung ano ang pinasasalamatan niya. Para sa aking hindi pa isinisilang na apo, alam niyang hindi ito magiging posible kung wala ang pagsusumikap ng kanyang anak. Nang gabing iyon, napagkasunduan ni Kian Hendricks at Sabrina na ihatid siya ni Lance sa kanyang kasal. Ang mga batang lalaki ay magsusuot ng espesyal na suit na kapareho ng kay Kian Hendricks. Ang kanyang suit ay espesyal na dinisenyo ng pinakamahusay na design company sa bansa. Sa tabi ng kanyang sarili, ang sa kanyang dalawang anak na lalaki ay gagawin din.
at inihatid ito sa kanyang mansyon ng gabing iyon. Nakatakda na ang lahat, 2 araw na lang ang natitira, at magiging asawa na niya si Sabrina. Pinuntahan ni Lance ang kanyang tiyahin at hiniling na alagaan siya ng maayos hanggang sa susunod na araw. Siya ay uuwi para sa gabi sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga katulong ay manatili sa likod. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Rosa. Ang tagal na nang huli niyang nakita ang kanyang ina at pinuntahan siya. Laking tuwa niya nang makita si Lance. Maayos na raw siya at gumaling na ng husto. Siya ay halos bumalik sa kanyang normal na sarili bago siya nagkaroon ng blood sugar. Sinabi sa kanya ni Lance na hindi siya dapat mag-atubiling ipaalam sa kanya kung medyo hindi siya komportable. Sabi niya gagawin niya. Nasa bahay din ang kapatid ni Rosa. Tuwang-tuwa siyang makita si Lance at todong ngiti ito habang nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Lance sa ina ni Rosa na ikakasal na sila ni Rosa sa loob ng 2 buwan. Kapag natapos na ang kasal ng kanyang kapatid, magkoconcentrate siya sa kanya, at sana, maayos na ang kanyang tiyahin sa mga oras na iyon. Masaya ang ina ni Rosa. Inaasahan daw niyang gumaling agad ang kanyang tiyahin. Hinihiling din niya ang kanyang mabilis na paggaling. Nang tumayo si Lance para umalis, sinabi ni Rosa na sasabay siya sa paglabas. Mukhang dudukutin ko na naman ang kapatid mo, sabi ni Lance. Oh, mangyaring dukutin siya ng mas madalas at huwag mong alalahan ang ibalik siya. Masyado niya akong iniistorbo, sagot ng kapatid ni Rosa. Nagsimulang tumawa ang lahat. Sabay na lumabas ang magkasintahan, at napahinto si Lance sa mukha ni Jake. Nakita niya ito na medyo nabugbog ang mukha. Kahit na siya ay nagamot at nilagyan ng pamahid na ibinigay sa kanya, ang lugar ay nagpapakita pa rin na may isang bagay na may pressure na nangyari sa bahaging iyon ng balat. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Lance at ikinwento ni Jake sa kanila ang nangyari sa pagitan nila ng nobyo ni Rita at kung paano niya tinulungan ang kanyang nobyo na labanan ito. Hindi masaya si Lance. Hindi niya inaasahan ang ganoong kahihinatnan mula sa kanya. Imposibleng makipaggrupo siya sa boyfriend niya para patulan ang dating asawa. Nahihirapan na si Jake na bumalik sa dati, habang si Rita ay getting entangled na sa ibang lalaki. Iyon ang hindi niya inaasahan sa kanya. Matapos suriin si Jake, nagmaneho ito pauwi at tahimik lang sandali. Paano makakasali si Rita sa ibang lalaki ng ganoon kaaga? Tanong ni Lance na parang alam ni Rosa ang sagot. Siguro kapag nakita mo siya, makukuha mo ang mga sagot na hinahanap mo, sagot ni Rosa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Lance. Lumipas ang mga araw at kasal na ni Sabrina at Kian Hendricks. Buntis ako. Si Kian Hendricks ay nakasuot ng designer suit na may purple na necktie. Sa kanyang braso ay isang gintong wristwatch at sa kanyang mga paa ay isang nagniningning na designer buckle shoes na ang hitsura lamang ay hinulaan kung gaano ito kamahal. Sina Caleb at Khalil ay nakasuot ng parehong paraan ng kanilang ama. Magkamukha silang tatlo maliban sa isang mukhang mas matanda sa 2 bata. Hinihintay ni Kian Hendricks si Sabrina sa bureau. Mukha siyang kahanga-hanga at sopistikado. Ang manipis niyang pink na labi ay bumagay sa kanyang nakaukit na V-face, at isang kaakit-akit na nuang nagpapamukha sa kanya na isang idolo. Ang kanyang buhok ay inalagaang mabuti at kumikinang na parang permed. Ganun din ang mga boys niya at mukhang kaakit-akit. Naroon si Antonio at ang kanyang asawang si Rosemary. Ang kanyang tiyuhin na si Jaime de Silva, at ang kanyang pamilya ay naroroon din. Dumating si Jake kasama ang kanyang anak na si Amaya. Iyon ang mga immediate family na naroroon. Nakaayos na si Sabrina. Ang ganda ng wedding dress na suot niya. Ito ay isang parisukat na leeg na damit pang kasal na may mga makintab na bato, na nakaayos sa harap na bahagi nito bilang mga disenyo. Ang kanyang mga alahas ay ginawa mula sa purong anyo ng mga diamante habang kumikinang ang mga ito, sa kanyang braso ay isang pambabaing uri ng relo na isinuot ni Kian Hendricks. Magiging tahimik ang kasal pero karapat dapat siyang magmukhang sweet. Nakasuot siya ng mataas na strappy na designer na sapatos, at ang kanyang buhok ay ginawang pusod na may ilang kulot na hibla na nahuhulog sa kanyang mukha.
Naglagay siya ng light waterproof makeup at may hawak na bouquet. Kasama niya doon si Rosa, magiging bridesmaid niya ito na tumulong sa umaapaw na bahagi ng kanyang damit pang kasal. Ang ganda rin ni Rosa. Nakasuot siya ng mermaid dress na kulay gatas at block print na designer shoes. Maya-maya pa ay pumasok na si Lance, kailangan na nating umalis, naghihintay na ang groom, aniya at tumingin kay Sabrina. Si Lance ang kambal na kapatid ni Sabrina, at masaya rin siya gaya ni Sabrina. Gwapo siya sa suot niyang designer suit at mas hinangaan siya ni Rosa. Sabrina, hindi ko alam na darating ang araw na ganito sa buhay ko. Hindi ko alam ang pamilya ko, magulang ko, o kambal ako at may kapatid na babae. Pero pinagtagpo tayo ng kapalaran at ngayon ay nagkakilala tayo. Mahalaga ka sa akin at hiniling ko na sana ay buhay pa ang isa sa ating mga magulang upang makita ang araw na ito. Ngunit nandito ako ngayon, at ihahatid kita sa iyong kasal. Natutuwa akong hindi ito ginawa ng iba kundi ang iyong kapatid. Hangad ko sa iyo ang lahat ng kaligayahan sa mundo, at naway lagi kang magkaroon ng kapayapaan. Congratulations sister, sabi ni Lance, nakangiti sa pamamagitan ng matino na pagmuni-muni. Naningkit ang mga mata ni Sabrina. Niyakap niya si Lance at ngumuso. Hindi niya alam kung paano o kung ano ang sasabihin sa kanya ngunit masyadong masaya na kapatid niya ito. No, no tears on your wedding day sister, deklara ni Lance, at napangiti si Sabrina. Napatingin tuloy si Kian Hendricks sa kanyang wristwatch. Mayroon silang 20 minuto na natitira upang samahan ng registrar. Mukhang nahuhuli na ang kanyang bride. Binulungan niya si Jake na tawagan si Lance, at ginawa niya ito, ngunit hindi sinasagot ni Lance ang kanyang telepono. Bumalik si Jake sa groom at tumango ito. Alam niyang darating ang kanyang bride. Isa itong kasal na ikinatuwa nilang dalawa. Eksaktong 5 minuto ang natitira, may dumating na black porch tinted at maingat na lumabas ang bride. Lahat ng ulo ay napalingon sa kanyang direksyon, at ang kanyang kagandahan ay nakamamangha at puno ng ningning. Para siyang prinsesa na ikakasal. Ikinawit ni Lance ang kanyang kamay sa kanyang siko. Nagkatinginan sila at ngumiti bago maingat na umakyat sa hagdan patungo sa opisina ng bureau. Tumayo si Kian Hendricks para salubungin siya, at kinuha niya ang kamay niya kay Lance at ngumiti. Gorgeous, ang tanging nasabi niya habang sabay silang pumasok. Makalipas ang halos isang oras, nasa labas na ang mag-asawa at parehong masayang nakangiti. Binati sila ng lahat at tanging sina Rosa at Jake lang ang pumasok para sumama sa kanila. Maganda at mahal ang wedding band sa kanilang mga daliri. Lumapit si Rosemary para yakapin si Sabrina. Siya ay naging kanyang daughter-in-law ngayon. Pumunta si Lashana para batiin din sila. Ngayon ay nakatikom ang kanyang mga labi. Wala na siyang may insulto kay Sabrina. Ang ilang mga paparazzi na pinahintulutan, ay kumuha ng mga larawan ng masayang mag-asawa na nag-post kasama ang kanilang mga anak at pamilya, at hindi nagtagal, lahat sila ay sumakay sa kotse at patungo sa Paradise Hotel para sa isang maikling roundtable reception. Dumating si Sabrina sa hotel sa company ng kanyang asawa at nagpalit ng damit pang kasal. Nagpalit siya ng purple ball gown at nang lumabas siya kasama si Kian Hendricks mula sa hotel room, lahat ay ngumiti, ang kanyang glamour ay nakakabighani. Tuwang-tuwa ang mga bata, umupo sila sa tabi ng kanilang mga magulang. Umupo si Amaya kasama ang kanyang ama sa tabi ng kanyang lola at mukhang maganda. Mabilis siyang gumaling, at nakilala na niya ang kanyang mga pinsan. Si Jaime de Silva at Paula ay nakaupo sa tabi ng mag-asawa bago si Lashana. Nagsaya ang lahat at kumain. Nung pupunta daw sila, sinabi ni Sabrina na pupuntahan muna niya ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay ang kanyang tita. Sinabi ni Lance na maaari niyang puntahan si Tita Mimi ngunit dapat maghintay hanggang sa susunod na umaga bago pumunta sa kanilang mga magulang. Hindi siya makakapunta sa sementeryo sa ganitong kagandang oras. Sa ganoong paraan, pinuntahan ni Sabrina si Tita Mimi. Pumasok siya sa ward at humawak sa kamay niya, "Hello Tita. I missed you. Ang kasal na inaabangan mo ay naganap sa wakas, Tita. Naging couple na kami ni Kian Hendricks at mas maganda sana kung nandito ka.
Pero alam kong magiging masaya kapag gising mo. Isa akong masayang babae, tita. Napangasawa ko ang pinakagwapong lalaki sa mundo at mahal na mahal ko siya. Buntis din ako. Alam kong narito ka kapag ipinanganak siya. Babae to, tita, I am sure about it. Nabulunan ang boses ni Sabrina. Siya sana ang nasa ganitong posisyon. Kung pumasok siya sa sasakyan noong umagang iyon, siya ang nasa kakilakilabot na estadong ito. Baka hindi siya kasing swerte ng tita niya. Maaaring namatay siya at hindi na mabubuhay para makita ang araw ng kanyang kasal. Biglang gumalaw ng bahagya ang mga daliri ni Tita Mimi at napangiti si Lance. Naririnig ka ni Tita Mimi's sister. Malapit na siyang gumaling, deklara ni Lance. Isa itong magandang senyales. Sa loob ng ilang araw, magigising na siya. Hindi na siya makapaghintay na makita itong buhay at maayos na muli. Kailangan na nating umalis, may gusto akong makita ka. Sabi ni Kian Hendricks. Ibinigay ni Sabrina kay Kian Hendricks ang kanyang kamay, at pinatayo siya nito mula sa upuan sa gilid ng table. Nang sila ay paalis, hiniling ni Kian Hendricks na sumama sina Lance at Rosa. Sumakay sila sa kanilang sasakyan habang ang iba ay sumakay sa kanila. Pagpasok pa lang niya at pagsara ng pinto, sinimulan na ni Kian Hendricks na halikan si Sabrina. Wala siyang magandang halik simula umaga. Sabay hawak, hinahalikan, at hinahaplos niya. Buti na lang naalala niyang ibaba ang division, kung hindi, baka mahuli ang driver sa pagitan ng pagtutok sa manibela o pagtitig sa kanila mula sa rear mirror. Alam ni Sabrina na magiging mainit ang gabing iyon. Siya at si Kian Hendricks ay haharap sa isa't isa sa kama. Habang nagmamaneho ang sasakyan sa isang tiyak na direksyon, binitawan ni Kian Hendricks si Sabrina at tumingin sa bintana. Nagmaneho ang driver sa isang lumang pabrika at huminto. Bumaba si Kian Hendricks at hinawakan ang kamay ni Sabrina hanggang sa lumabas din siya. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Sabrina nang lumabas din si Lance. Sa oras na ito, ang dalawang lalaki ay nakasuot ng kanilang waistcoats at tinanggal ang panlabas na suit. Sumama ka na lang, sagot niya at sumenya sa iba na sumunod. Pumasok sila sa isang malawak na bulwagan at binuksan ng mga bodyguard ang ilaw. Sa dalawang upuan ay may dalawang babae na nakatali sa likod at may tape ang kanilang mga bibig. Nakita sila ni Sabrina at nagulat siya, dinukot niya. Ang mga babae ay sina Brenda at Maya Castillo. Unang nakita ng huli si Sabrina at pilit na lumaya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at may sasabihin sana. Iharap mo siya sa amin, utos ni Kian Hendricks at napalingon si Brenda Castillo. Laking gulat niya nang makita niya si Sabrina na nakatayo sa harapan niya. Siya ay nanginginig at ang kanyang pagpapakita ng saloobin nang makita si Sabrina ay ipinagkanulo niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Hindi ba siya patay na? Hindi niya alam kung sino, pero na-knockout siya sa mansyon niya ng umagang iyon. Nang muli siyang magising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang kasalukuyang estado. Nahulaan niya na ang nakatali sa kanya ay ang kanyang anak, at iniisip na niya kung sino ang gumawa nito sa kanila. Ang tanging taong naisip niya ay si Conrad, at ang kanyang ina. Makakaganti siya sa kanila kung siya ay mapalad na makaahon sa kanyang kasalukuyang suliranin ng hindi nasaktan. Ngunit hindi niya akalaing makikita niyang muli si Sabrina sa kasalukuyang buhay na ito. Patay na siya, ang tanging masasabi niya tungkol sa kanya. Ngunit nakatayo sa harap niya na nakasuot ng magandang ball gown at mukhang maganda at puno ng ningning, alam niyang may mali. Ano ang ginagawa niya kay President De Silva? Siya ang amo niya at iyon lang. Bakit sila magkasama at mukhang mag-asawa? Napangiti si Sabrina. Hindi niya akalain na gagawin ito ni Kian Hendricks para sa kanya. Tinitigan niya ang mag-ina at ngumiti ng malapad. Lumapit siya at itinaas ang kanyang singsing sa daliri. Sinigurado niyang nakita nila ito at hinalikan ang singsing. Umisi siya at pagkatapos ay ang kanyang mga labi. Good to see you again, stepmother and sister. Na-miss ko kayo, kamusta na kayo? Tanong ni Sabrina. Sa ilalim ng ngiti niyang iyon ay nag-aalab para sa paghihiganti. Para sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at sa kanyang nasirang pagsasama.
Nag-setup siya at sa wakas ay hinuhulaan niya na siya o sila ang eksaktong mga nagtangkang pumatay sa kanya, at nauwi sa pagkamatay ni Rani, ang kanyang driver at ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ay ang kanyang tiyahin. Huwag ka masyadong magsalita, sister, kilala ka na nila pero ako, hindi nila alam. I think kailangan kong magpakilala sa kanila, deklara ni Lance, naglakad palapit sa kanila at hinarangan si Sabrina sa likod. Napatingin si Brenda Castillo sa kausap na kakasalita lang, tinawag si Sabrina na kapatid niya. Bakit pakiramdam niya ang bangkay na inilibing niya ay nakalabas na ang mga paa nito? Sana hindi ito ang lalaking inakala nilang patay na ni Anita. Medyo kamukha niya si Erwin. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam niya ay mararanasan niya ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay? Oh, Anita, bakit kailangan mong mamatay bago dumating ang araw na ganito? Walang alam si Maya maliban sa sinabi ng kanyang ina na patay na si Sabrina, at buong gabi itong umiyak dahil sa kanya. Ngunit ang taong nakatayo sa harapan niya ngayon ay ang katawan at kaluluwa ni Sabrina. Hindi siya multo. May hindi tama. May asawa na ba siya at kanino? Hindi kay President De Silva. Ang ganoong lalaki ay hindi pupunta para sa isang babae na ang unang pagkakataon ay nawala at nag-iisang ina ng dalawa. Deserve niya ang mga babaeng pure at hindi niya kauri. Tumango si Sabrina, sige kuya, sabi ni Sabrina, pumunta kay Kian Hendricks at sumandal sa kanyang katawan. Nagulat sina Brenda at Maya. Si President De Silva ba ay asawa ni Sabrina? Mukhang hindi maganda ito. Ako si Lance, ang kambal na kapatid ni Sabrina. Ang sanggol na iniwan mo palayo sa kanilang ina noong siya ay ipinanganak, ay ako. Kayo ni Anita, binabati ko kayong dalawa ng maayos. Inihiwalay mo ako sa aking ina at pinatay siya nang matuklasan niyang buhay pa ako taliwas sa sinuhulan mo sa mga doktor para sabihin. Inaasahan ko ang araw na makikilala kita at tatanungin kita kung bakit mo pinatay ang aking ina. Tanong ni Lance. Walang masabi si Brenda kundi tahimik lang. Mukhang ang lihim na inakala niyang natatakpan sa libingan kasabay ng paglabas ng mga paa ni Monica Santiago. Paano niya nalaman ang nangyari noon? Alam niyang hiwalay na siya sa mami niya at ni Anita. Alam ba niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina? Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Maya. Ilang kasamaan pa ba ang nagawa ng kanyang ina? Alam niyang kambal si Sabrina, all these years, at alam niya ang bahaging ginampanan niya sa paghihiwalay niya sa kanyang kapatid. Paano nagagawa ng isang babae iyon sa ibang babae? Ang paghihiwalay ng isang bata sa kanyang ina sa kapanganakan, iyon ay masyadong maraming dapat gawin. Hindi nakakagulat na ang kanyang ina ay hindi maaaring magkaroon ng isa pang anak pagkatapos niyang ipanganak. Alam niyang sinubukan ng kanyang mga magulang na magkaroon ng maraming anak ngunit hindi na sila makagawa ng isa pang sanggol pagkatapos niya. Paano magkakaroon ng isa pang anak ang kanyang ina pagkatapos gumawa ng gayong mabigat na kasalanan? Kinuha rin niya ang asawa ni Sabrina at sa loob ng 4 na taon ay hindi siya nagbuntis. Sinubukan niya ang IVF at nabigo. Ngayon naiintindihan na niya, ang lahat ay makitid sa kung ano ang ginawa ng kanyang ina sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang kalagayan at hindi pa rin sinabi ang tungkol dito. Ang kanyang puso ay malalim at guwang. Siya ay isang demonyo. Bakit kailangan niyang magkaroon ng babaeng tulad ng kanyang ina? Ano ang gagawin niya ngayong nakatayo sa harapan niya si Sabrina at ang kanyang kapatid? Ang kanyang kasabwat ay patay na, siya lamang ang hihilingin na magbigay ng mga sagot. Hindi mo lang ginawa yon, ngunit kinuha mo rin si Alex Santos para patayin ang aking asawa tulad ng ginawa mo sa kanyang ina. Ano ang ginawa sa iyo ni Monica Santiago kung kaya't gumawa ka ng napakasama sa kanya at nais na ganap na maalis ang kanyang alaala sa mundong ito? Kung pinatay mo ang kanyang ina dahil gusto mong magkaroon ng kanyang kasintahan. Paano si Sabrina, ano ang pag-aari niya sa inyong dalawa? 3 buhay ang napatay mo dahil sa iyong mali siya at may ibang mahal sa kanya sa ospital. Hindi mo ba nakikita na ang iyong mga kasalanan ay hindi mapapatawad? Pahayag ni Kian Hendricks. Nakita ni Conrad ang mga larawan ng kasal ni na Sabrina at Kian Hendricks,
at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Si Kian Hendricks ba ang lalaking inaangkin ni Sabrina na ama ng kanyang mga anak at minamahal? Nakita niya ang mga larawan ng dalawang batang lalaki at naiwan siyang tulala. Ang hitsura ng mga batang lalaki ay nagsalita para sa sarili na sila ay mga anak ni Kian Hendricks. Pero mami ba nila si Sabrina? Umiling si Conrad. Hindi katakatakang tumanggi siyang magpakasal muli sa kanya. Kasama niya si President De Silva. Buti na lang at hindi niya naisip na gumawa ng kalokohan sa kanya pagkalabas nila ng court noong araw na yun. Tuluyan ang nakalimutan ni Jake si Rita. Pero alam niyang hindi siya pwedeng manatiling ganito. Kailangan niyang makahanap ng taong mamahalin niya at mananatiling nakadikit sa kanya. Si Rita naman, tuluyan na niyang kinalimutan ang tungkol dito. Nagpapatuloy siya sa kanyang buhay at hinihiling niya ang kanyang kaligayahan. Mahal niya ito at hanggang bukas, mamahalin pa rin niya ito. Ngunit ang ibig sabihin ng pag-ibig ay pagpapalaya sa ibang tao. Gusto niyang maging masaya siya. Ngunit kung ang kanyang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kanya, hahayaan siya nito. Kung gusto nitong bumalik sa kanya balang araw, dadalhin siya nito sa tabi niya kung hindi pa siya nasangkot sa iba. Si Rhea at ang isa pa niyang babae ay sinusubukang bumalik. Pero ayaw na niya ulit sa kanila. Si Rita lang ang gusto niya. Mai-inlove siya ulit pero matatagalan pa. Sa ngayon, magko-concentrate siya sa kanyang buhay at sa kanyang anak na babae. Makalipas ang 3 buwan. Nangako si Jake sa kanyang anak na lalabas sila para sa hapunan. Sinabi niyang gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng lungsod, at nangako si Jake na isama siya sa paglilibot at magtatapos sa hapunan sa isang magarbong restaurant. Si Alfred ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan at nangako si Rita na isasama rin silang lahat para sa hapunan. Isinama niya si Alfred at ang kanyang bagong kasintahan sa isang restaurant. Nandoon sila, naghahapunan nang pumasok si Jake. Inakbayan niya si Amaya at napapangiti. Pagkapasok na pagkapasok niya, huminto si Rita at sinubukang tumingin sa paligid. Anong problema, Rita? Naaamoy ko ang bango ng katawan ni Jake. Nasa isang lugar siya dito, sabi nito na nakatingin pa rin sa paligid. Hindi nagtagal ay nakita niya itong nakaupo kasama ang isang batang babae sa kanyang tabi. Umiti ito sa kanya nang lumapit sa kanya ang isa sa mga waiter. Sinundan ni Karina at Alfred ang linya ng paningin ni Rita at dinala sila nito sa tahimik na nakaupong Jake at isang maliit na babae sa kanyang tabi. Kumukuha na siya ng order sa kasinulyapan ang babae na parang tinatanong kung ano ang gusto nito. Maya-maya pa ay umalis na ang waiter at hinawakan ni Jake ang kamay ni Amaya, kinakausap ito sa tonong narinig nilang dalawa. Naging hindi mapakali si Rita. Hindi na siya makapag-concentrate sa pagkain. Nakita niya itong nakikipag-usap na parang ama sa paboritong anak. Naluluha ang mga mata niya. Hinawakan ni Karina ang kanyang mga kamay at nakita ni Alfred na nagbago ang kanyang kalooban at alam niyang nami-miss siya nito. Bumaba ang tingin niya sa plato ng pagkain sa harapan niya, at marahang nilinis ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Naintindihan naman agad ng girlfriend ni Alfred na si Jane. Ang kasama sa dulo ay dapat na ang kanyang ex-boyfriend o isang bagay. Pero bakit hindi niya ito makikilala kung crush pa rin niya ito at hindi niya kayang wala siya? Wala akong alam tungkol sa iyo o sa past life mo. Ngunit ang lalaking iyon ay may puwang sa iyong puso. Kung ako sa iyo, isasantabi ko ang ego ko at hahabulin ko ang lalaking mahal ko. Pumunta ka sa kanya at ipaalam mo sa kanya na mahal mo pa rin siya, payo ni Jane sabay hawak sa kamay ni Rita at marahang pinisil. Umiti si Rita sa maluha-luhang mga mata at tumango. Muli itong tumingin sa kanya at hindi maiwasang mapatitig sa kanya. Dinala ng waiter ang kanilang hapunan at siniguro ni Jake na sinimulan na ni Amaya ang kanyang pagkain bago siya kumuha ng kanyang hapunan. Ang unang chopstick na dinadala niya sa kanyang bibig, huminto siya. Siguro intuitions iyon o di kaya'y naramdaman niyang may mga mata sa kanya, tumingin siya sa katabing gilid at nakipagtitigan kay Rita. Nandoon si Rita, nakatitig ang mga mata nito sa kanya at sa kabaliwan ng pagtingin niya sa direksyon niya, umiwas siya ng tingin. Hindi niya ito nilingon bagkos ay nakikita niya ito mula sa kanyang split vision.
Kasama niya ang kanyang pamilya at kasama niya ang kanyang anak na babae. Sila ay mga estranghero ngayon, at dapat makita ang isa't isa sa pamamagitan ng mga mata. Akala niya kanina pa niya nakitang lumuha ang mukha nito. Ngunit hindi iyon ang kanyang concern. Maaari siyang lumuha o tumawa buong araw. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay gaya ng ginawa niya sa sarili niyang buhay. Hindi nagtagal ay natapos na sila. Gusto niyang umalis agad sa lugar na iyon. Kung alam niya lang na nandoon siya kasama ang pamilya niya, hindi sana siya dumaan sa restaurant na iyon. Tumayo siya at kinuha ang kanyang wallet at ibinigay sa waiter ang kanyang credit card. Nang mabayaran na niya ang kanilang pagkain, hinawakan niya si Amaya at lumabas. Sumunod ka sa kanya Rita, payo ni Jane at agad namang tumayo si Rita. Lumabas siya at nakita niya itong sumakay sa kotse niya at naglalakad palapit sa kanya. Hello Jake, sabi ni Rita sabay lapit sa kanya. Tumingon si Jake at saglit siyang sinulyapan. Kamusta ka na Rita, sabi niya at hinawakan ang pinto ng kotse niya, gustong pumasok. Ayos lang ako, matagal na, bagamat naglakbay ka palabas, sabi ni Rita, nagsasalita sa pamilyar na tono na parang dalawang matandang magkaibigan. Siya nga ay inaabangan ang panahon na mag-cruise ang landas nila nitong mga nakaraang buwan at hindi siya nakita. Naglakbay ako palabas. Pero ilang linggo na lang, sagot ni Jake na tila hindi interesadong pag-usapan ito sa kanya. Hulaan iyon ni Rita ngunit nakatayo pa rin doon, sumulyap sa kanya. Nagkatinginan sila hanggang sa nagtanong ulit si Rita, ang batang babaeng iyon, sino siya? Saglit siyang sinulyapan ni Jake at nagtagal bago sumagot ng anak ko siya, sagot niya. Hi, kumaway si Rita sa magandang batang babae at ngumiti. Anong pangalan mo ganda? Tanong niya at sumagot si Amaya at ngumiti din sa kanya sabay wagayway ng kamay. Tawagin mo akong Tita Rita. Pwede ba kitang maging kaibigan? Tanong ni Rita at oo naman si Amaya. Ipapangako mo ba sa akin na tatawagan mo ako araw-araw hanggat maaari? Nasa daddy mo ang cellphone number ko. Sabi ni Rita at ngumiti ng napakaganda sa kanya. Bigyan mo siya ng oras para tawagan ka kapag wala ang boyfriend mo, putol ni Jake. Pwede niya akong tawagan anytime, sagot ni Rita at sinabi ni Jake na hindi na siya tatawagan noon. Sumakay siya sa kotse niya at nag-goodnight bago isinara ang pinto. Hindi na niya ito binigyan ng isa pang pagkakataon para magsabi ng iba. Sumakay siya sa kanyang tinted na kotse. Mabuti ang tingin nito sa kanya dahil hindi siya nito nakikita. Hinangaan niya ito gaya ng lagi niyang ginagawa. Labis na gumaan ang pakiramdam ni Rita matapos siyang kausapin. Gumaan ang pakiramdam niya at alam niyang malapit na siyang makipag-usap muli kay Jake. Gamit si Amaya bilang pain, sisimulan niya itong tawagan. Mula doon ay ipapaalam niya na wala siyang boyfriend o nararamdaman para sa iba maliban sa kanya. Bumalik siya sa kanyang pamilya at tapos na sila sa kanilang pagkain. Umupo siya at nagpasalamat kay Jane. Masaya si Jake na nakausap niya si Rita pagkatapos ng insidente nang mawala ang pagbubuntis nito. Nakaramdam siya ng sobrang tuwa. Medyo malungkot siya. Si Kian Hendricks ay palaging kasama ng kanyang asawa at mga anak at laging nasa tabi ni Sabrina dahil sa kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Si Lance ang kasama niya saglit hanggang sa nagpakasal din siya. Pagkatapos ng kanyang kasal, ang kanyang oras ay nahahati sa pagitan ng kanyang pamilya at trabaho. Hindi niya narinig na buntis si Rosa ngunit alam niyang magiging malapit ito. Siya lang ang single sa kanila. Nauna siyang nagpakasal bago sila, ngunit hinangad niyang maging bachelor. At ngayong nag-enjoy na siya sa pagiging bachelor niya, pagod na siya at gustong magpakasal. Ang buhay na ito ay hindi matatag, ang dynamics ng kalikasan ng tao. At dito na po, nagtatapos ang part 58 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata, ang finale. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Nadion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.